Hey guys, what's up? Kumusta kayo? Welcome back to our channel. Ayan. So for today's video, feature lang natin yung top 5 shoes ko among my shoe collections. So ito yung shoes ko na based on the top shoes ko na based on comfort, style, price. Yun, yung kasi titingnan natin. Okay guys, ano pang hinihintay ko? Siyempre, ako yung gagawa. Ano pang hinihintay ko? Hindi gawin ko na. Google! Barinig kita sa mukha eh! Okay, so for first shoe, ito yung unang pair natin. Pakita natin. Okay, so we have this Converse low cut Chuck Taylors natin. Ayan. So I chose this shoe kasi for the comfort, number one sa comfort, yan yung design and style niya. Okay, so papansin nyo madumi at medyo sira na, pero what makes Converse special kasi I think para sa akin lang naman is habang matagal mo siyang ginan, habang nasisira siya or habang nadudumihan siya yung chucks mo, is mas nagiging classic yung itsura niya, yung feel niya, yung ganda ng shoes. Para sa akin, ganun ang chucks. So, kaya hindi ko siya nilalaban. I think 2 years ko lang ginagamit to. Once ko lang siya nalaban or twice. Pero yun na yung huli. So may makasira na rin siya. For 2 years ito yung gamit ko. Tibay. Kung sa tibay pa rin. Kasi no, ayan na, may makasira na siya. Pero wala pa siyang butas sa ilalim. Bukod doon wala na ng iba. So kung magsushoes kayo, the better meron kayong a pair or two ng Converse. Panalo talaga siya. Okay. Ako kasi pag mamimili kasi ako ng shoes, bibili ako ng shoes. Ang tinitingnan ko una, price. Ang price ceiling ko sa isang sapatos is nasa 2,500 lang per pair. So pag naging 2,600 na yung isang pair ng sapatos, kahit gusto ko pa yan, hindi ko siya bibili. Ewan ko, ganun yung naging mindset ko eh, na 2,500 ka lang. Pag lumagpas ka ng 2,500, kahit 2,550 or 2,600 yan. 2,600 yan. Hindi ko siya bibilin. Okay. Kasi parang 2,600 ang mahal na sa akin. 2,500 okay lang. Kung mas mababa sa 2,500, better. Kaya ako bumibili ako pag sale lang talaga. So ang titignan ko yung mga sale items talaga. So yun doon lang ako nakabase. And after checking the price, syempre tignan mo yung style and yung comfort niya. Yun, dun na yun. Basta nauna, price, second, third is yung price. Ah, yung comfort and style. Okay. Yun, ganun ako. Ganun ako sa sapatos. Okay, move on to the next, pangalawa natin. So, ito, kaya ako ito pinili kasi of all the sneakers na meron ako, syempre dapat meron ka rin sapatos na pang formal events. For office na kailangan maayos ka. Hindi ka pwede naka-rubber shoes or something. So ito siya. So I have here is the brogue ba tawag dito or something, leather siya. It is from Antonio Manila. Okay. So Antonio Manila is a shoemaker. Siyempre saan ba ang shoe capital natin? Sa Marikina. So this came from Marikina. So tagal ko na rin to, siguro 2 years ko na rin gamit to. So ginagamit siya for formal events, mga tinangong kasal, binyag. Kung may kailangan maka-formal ka sa office, mga ganito. So, syempre, dapat pag may, hindi ka pwedeng mag-rubber shoes ng ganun, di ba? So, ito siya. Ang ganda kasi ng design niya. For the price, okay din siya. Though, medyo mahal ng konti lang. But, yung sa'yo na-expect ko nung binili ko to. Pero, okay lang din. Kasi, ang tibay niya. Gawang Marikina kasi matitibay yan. Cheaper, kumbaga, sa iba yan. Ibang brands, or international brands, or just mga sikat na brands. Pero yung quality niya napakaganda. Walang sira. Okay. Napakaganda pa nung comfort. So meron din akong shoes na topsider, boots, mga leather yan.
gawang marikina din yun. So kung meron kayong mga ganung, kung gusto niyo ng mga ganung klase ng sapatos, better pumunta kayo ng marikina. Ang dami doon, magugustuhan niyo. Marami na actually sa Facebook nagbebenta niyan. So check niyo lang din, okay? Now for third pair, ito. I consider this as my ano eh, mas my go-to shoes. Bakit? Kasi ito yung parang ano, yung may pupuntahan ka agad, kunin mo yung pair na ito, ito yun. Alam mo marami kang pupuntahan, marami kang gagawin, hindi ko kunin mong shoes. Sa, kasi nga sa comfort niya, and sa versatility, na madali din siyang bagayan. Okay, pakita ko sa inyo yung pangatlo natin. For our third pair, ito siya. This is the Nike Downshifter. So actually for running siya. Ayan, for running siya. Ito siya. Okay. Sana nakita niyo na maayos. So yun nga, go-to shoes ko ito because of the comfort and style. Ang gaan pa sa paa. So, madalas kong gamitin ito. Ang tibay pa. Okay, siguro 1 year ko na ito. Oh, may 1 year ko na siyang simula nung binili ko siya. Ang ganda. Sobra. 1 year nga ba? Oo, 1 year o mag 2 years na rin. Ganda. Diba? Army green. So, again, syempre, pasok sa budget to. Less than 2.5 lang to. Yun. Maganda siya. So, dapat meron din kayong mga tiyatawag niyong go-to shoes niyo. Diba? Kahit madalas mong gamitin, kahit malaspag or something, yun. Ito yung shoes na yun, yung sa akin. Okay, so for the fourth pair natin, so ito siya. Filipino made din naman to. Tama ba? So ito siya. Ta-dan! So this is the World Balance Invictus. Okay. So sabi nila, hawig daw ito dun sa Balenciaga. I'm not sure anong model specific ng Balenciaga, pero ito. Tingnan nyo itong picture na ito. Ayan. Diba, hawig siya. So, iba nga lang yung kulay. So, ayan. Inspired dun sa shoes na yun. Ayan. I think last year yata ito nilabas ni World Balance. Ayan. Ganda, diba? Yung combination ng color niya. Red, blue, black, then gray or dirty white niya. And the laces, di ba? Maganda yung combination. So, nabili ko lang to. Alam niyo kung magkano to. Parang nasa 1,200 lang yata itong World Balance na ito. So, ang ganda kasi ng style niya. Fashionable kung fashionable siya. Tingnan. Sumasabay na. Actually, sumasabay na nga World Balance sa ibang shoes eh. Ang ganda actually. Cheaper siya kumpara sa iba. The comfort, panalo din, malambot din yung loob niya. Yung style, di ba? Ang ganda ng style. Saka pwede siya sa malapad na paa. Kasi malapad ang paa ko. Do may mga shoes kasi na pag sinuot mo, mang malapad na paa, ang pangit na tingnan ng sapatos. So meron kasi mga sapatos na pang katampaman at yung payat na paa lang talaga. Eh kung malapad ang paa, yung napa-flat niya yung itsura ng sapatos, medyo hindi maganda. So, kaya yung mga sapatos ko, dapat siyempre, swak sa paa kong malapad. Malapad kasi paa. Anyway, so ito siya. So, World Balance and Invictus. Okay? So, para sa panglima nating pair. So, ito. Recent ko lang din siya na bili. One of the good buys ko. For the price and comfort and style. Nalo. Okay? Ito na siya. So, sa panglima natin, ito siya. Is the Nike Pure Boost. So I got this, nag-travel kami sa Korea noong January. So naka-sale ito, less than 2.5 compared to sa SRP niya, parang 4 or 5,000 or something. Basta naka-sale ito doon. So alin nga, hindi masang wibil lang hindi naka-sale. So ito siya. Ang ganda ng quality, napakagaan, breathable yung sapatos siya pag sinuot mo. Hindi siya yung masikip sa loob, flexible, and considering na white dirt slash dirty white ang kulay niya, di ba?
bagay sa lahat ng kung ano susuotin mo. Ang ganda nito. One of my best buys talaga ito. Yeah, matagal ko palang din nagamit ito. Galing niya. Ganda, di ba? So, ilang beses ko na rin nagamit ito kaya medyo madumi na rin yung soles niya. Palinis na lang natin. Well, anyway, so ito siya. This is Adidas Pure Boost. So, ayan. So, ayun guys, nakita nyo yung top 5 shoes ko. So, kayo, share nyo rin. Ano ba yung mga top shoes na ginagamit ninyo? Okay, so, saan nyo rin nabili? Magkano nyo nabili? Ano ba ang tipo ninyong? Anong klaseng shoe lover ka ba? Shoe collector ka ba? Ano ba titignan mo sa pagbili ng shoes? Share mo rin eh. Siyempre, lagay mo sa comment. Tingnan din natin. Okay. Again, thank you guys for watching this video. Kung nagustuhan yung video na to, don't forget to like this video. Click nyo yung nakagayong like. Click. Yan. Then, comment down below for any suggestion. Kung ano rin yung gusto nyo makita on our next video. Ano yung mga comment nyo regarding this video or anything or whatnot. Comment nyo lang doon. And don't forget to subscribe and click the notification bell para updated din kayo sa mga susunod naming videos ni Niel. Alright? So again, thank you guys for watching. Magmabot tayo din sa dulo. Okay? So in behalf of Niel, I'm Miko. Thank you again guys for watching our video. So again, ingat pa rin tayo. We're still on quarantine though GCQ mas maluwag compared sa ECQ, well, we're still on a quarantine status, so doubly ingat pa rin. Social distancing, always wash your hands, etc., etc. Alam nyo na yon, so tagal na natin na quarantine. Okay, guys, so doubly ingat, stay safe, guys. Thank you. Thank you guys for watching. Bye-bye.